Ang feral child o mas kilala din sa tawag ng wild child. Isang kaso kung saan ang isang bata o isang individual ay lumaki na walang kinagis ng pangangalaga o pag-aaruga galing sa mga tao. Kagaya sa ilang kwento ng mga pelikula, may mga totoong kaso ng mga tao na pinalaki ng mga hayop. Isa na nga rito ang kaso ni Oksana Malaya. Isang babaeng Ukrainian na nakilala sa buong mundo dahil sa pambihira niyang kondisyon kung saan ang kanyang asal at pagkilos ay kagaya sa isang aso. Si Oksana ay pinanganak noong November 4, 1983 sa isang bayan sa bansang Ukraine. Ayon sa mga doktor at mga medical records, normal naman siyang bata nung maisilang. Saka sa mga palad, dahil sa pagkululong sa bisyo at alak ng kanyang mga magulang, si Oksana ay napabayaan sa napakamura niyang edad na 3 taon at nanirahan at lumaki sa pangangalaga ng mga aso. Makalipas ng ilang taon, siya ay kalaunan natagpuan sa edad na 7 at kalahating taong gulang. Kapansin-pansin din na nawala na sa kanya ang mga katangian o mga pangunahing kakayahan ng pagiging normal na tao. Hindi makapagsalita, naglalakad at tumatakbo gamit ang mga paa at kamay, natutulog sa sahig at kumakain at kumakahol kagaya ng isang aso. Si Oksana ay kinuha mula sa kanyang mga magulang ng social services at nilipat sa isang ampunan para sa mga bata may kapansanan sa pag-iisip. Dito, siya ay sumilalim sa isang special na therapy at pag-aaral para may tamang kanyang asal at matuto makihalubilo sa mga kapwa niya bata. Sa paglipas ng mga taon at sa pagtungtong ni Oksana sa pagdadalaga sa kabutihang palad, nagawa niya mabago ang kanyang kondisyon. Natuto din siya makapagsalita at makapag-usap. Nagawa pa kanyang makapagtrabaho sa isang bukid kung saan siya ay nagpapagatas ng mga baka. Sa kabila ng kanyang masusing gamutang psychological, inilahad sa isang palabas sa telebisyon ang dokumentaryo tungkol sa kondisyon ni Oksana. Bagamat natuto siya makapagsalita at makahirubilo at minsan na din nagkaroon ng karelasyon, ayon sa mga doktor, hindi na umano makakamit ni Oksana ang normal na kondisyon ng pag-iisip dahil yan sa matinding markang naidulot sa kanyang paglaki kasama ang mga aso. Madali daw siya umano mabagot at kapag may naibigay kang bagay sa kanya, agad-agad niya itong itinatago na para bang isang aso binigyan mo ng buto. Minsan din siya naitampok sa isang interview kung saan inilahad niya na madala siyang bisitahin ng kanyang mga kapatid at gusto niya mga atensyon na nakukuha mula sa mga tao. Dagdag pa niya na sana ituloyin siyang ituring bilang isang normal dahil nalulungkot daw siya umano sa tuwing may tumatawag sa kanya isang taong aso. Si Oksana Malaya ay kasalukuyan na naniniraan sa isang bukid kung saan siya ay natatrabaho bilang tagapagpagatas ng mga baka at tagapag-alaga ng mga hayop. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, ayon kay Oksana, gusto pa rin niya umano makita ang kanyang mga tunay na magulang. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klaseng usapin, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa channel natin at i-hit po ang notification bell para sama-sama na po tayo. Maraming salamat po. Kakaiba ito.